morning, mga kakwento. Ito na naman yung Kuya Ranz. Nagpapasalamat ako sa inyo na andyan pa rin kayo na patuloy na sumusubaybay sa ating vlog despite na hindi tayo lagi nakakapag-post. Sa serye na ito ng ating vlog, ipapakita ko sa inyo yung aking mga ibon dito sa loft, yung pagbabalik ulit ng San Felipe sa active racing. Bakit? Yun yung dahilan bakit pinakita ko ang vlog na ito. Makikita nyo, may mga ibon na naman, may mga YB tayo dito sa loob. Kasi supposedly, for this season, stop ako sa pag-iibon. Pero napilitan ako na ibalik yung mga ibon kasi ang mga ibon na nakikita nyo na to ay dadaling ko sana sa EDLOLR. Actually, galing ako sa kanila sometime in June. Kung di ako nagkakamali, ano? Ang naging problema, na-disqualify sila dahil sa kanilang mga ring band. Ayun ang katotohanan, mga kwento. Hindi natin pwedeng i-deny. And ito, papakilala ko sa inyo yung mga ibon. Sabi kayo, mga kakwento. Bigyan ko kayo ng introduction sa mga ibon natin dito sa loob. So, ang mga ibon na to. Ayan, mga kakwento. Pansinin nyo, ha? Nilagyan na actually ng EDLOLR ng ano nila, ng band o ng paglalagyan ng GPS tracker siguro later on. Ayan, oh, nilagyan nila kaagad without checking yung ring band. Oh, ayan. Anyway, sa mga kakwento, ito ay isang inbreak. Anak ito ni Bandless Beauty at saka ni Hernan. Ayan. So, isang Cookman inbreak. Papakilala ko na sa inyo lahat. Umpisa natin sa mga off-color. Ito naman ay galing kay Humble Loft. Isa itong Wickman. May dugo din ng ibon na I think Benito Goke. So ito sana ay pang-stock natin. Pero ilaro na lang natin. Tingnan natin yung kakayanan ng linya. Ayan. Ito naman ay isang kung di ako nagkakamali, ibon nito. Ito naman mga kakwento ay isang Emil Vandenbroek galing sa isang tropa sa Pangasinan. Ayan. Ayan. So, kilala ko sa inyo mga to. Ito sana yung panlaban natin sa EDLOLR, isang Vicente Ngo nakakross sa aking Tony Vega line. Ayan. Magkapatid dito actually. Ito yun yung kanyang kapatid. Ito kapatid niya, kamukhang kamukha niya. So, Vicente Ngo nakakross sa Tony Vega. Kapatid ni Lucky Nine sa tatay. So, sana, nasubukan ko sana sila doon. Kaso, hindi naman nga tayo pinalad. Ito, sinama ko na rin sa pagpapalipad dito sa aking mga flyer. Ito naman na isang pure na crack. 52. Ni Melchor Galotera galing sa aking idol na si Brian Ragudos. So, sama din sa ronda yan. Ito naman, ang aking Tony Vega. Ayan, Tony Vega ito. Ayan. Pinapabandi ko na ito. Ah, ito. Kapatid din, stockboard na lang ito ng aking Tony Vega. Ito, mas bata ito kapatid nung nauna kong pinakita. Ayan. Ito, another EDL entry sana. Stitchel bolt ito ni Manong Tommy De Vera na nakakross aking 300H line. Ayan. And the last but not the least, kung meron pa akong nalimutan dito, ito. Ito isang mahiwagang ibon galing sa aking tropa dito sa La Union, kapatid ng kanyang first overall champion. Ayan. So mga kakwento, sila yung dito sa kabila. Ito na yung mga lumilipad. Doon naman tayo sa kabila. Pakilala ko lang sila sa inyo bago ko pakawalan. Kasi pinapakawalan ko na itong mga to. So dito naman tayo sa mas mga batang batch ng ating mga YB. Since na dito na rin lang na maglalaro tayo sa isang club dito sa La Union, ang paglalaroan natin dito ay yung Loopsy La Union na Fancier Club. Itong club na to, pidyong club na to ay isang napakalaks din ng loob na club. Actually, ang laban ng mga ibong ko sa kanila, ang laban namin ay hanggang Allen Samar. That's approximately 650 kilometers south
Yan, next year. So, andito ang ilang ibon na ilalaban ko rin sana sa EDL-OLR. Kasi nga, na-disqualify ako doon sa unang batch. So, ang ginawa ko, nag-breed ako, humingi ng tulong sa mga tropa, at ang magbabayad kong tropa naman ay pinagbigyan ako. So, umpisan ko muna yung ibon ko, na-breed ko sana para sa ikalawang pagbabalik ko sa EDL-OLR. Kaso nga lang, hindi na matutuloy dahil nga nag-cancel na sila. So, ito ay isang Coulson, kundi ako nagkakamali, Binstra Coulson ito. Ang nanay niya ay Binstra, ang tatay niya ay Coulson. Yan, nag-iisang anak lang ito. So, laban na nito sa Allen Summer. Ito naman, nakapuro ito sa Stitchel Bolt na may cross ng champion ng Batanes. Local bird yung champion ng Batanes, Stitchel Bolt naman, galing naman sa ating tropa na si Brian Ragudos. Na import line yun, JSO na Stitchel Bolt. Ito naman, ito galing sa ating tropa sa Pampanga, kay Brooklyn. Binigyan niya ako ng anak ng, ikokorek ko lang ha. Ito ay galing sa aking tropa na si Alvin Dumo. Nasa Japan, no? So binigyan niya ako ng isang ibon sa kanyang loft sa Pangasinan. Ang ibon na to ay isang Dr. Ide na nakakross sa ibon din na galing sa akin sa Tomiso. Yan, panlaban sana sa EDL-OLR yan. Sige, sandali lang ha, papakilala ko sa inyo mga ibon na to. Ayan, ito yung sinasabi ko, ito ang galing kay Brock Lane ng Pangasinan, ng Pampanga. Ito ay anak din ng ibon ko. Ang nanay at tatay nito. Slomer ang tatay nito. At BDB Stitchel Bolt naman ang nanay. Parehas galing sa akin pero shinare ko sa kanya yung mga foundation ko para din masubukan naman niya. Ayan. And then, sino pa ba? Ito. Ito. Mapapalaban din yung anak ni Gamora na sana ilalaro ko sa EDL-OLR. Ayan. Silang dalawa to. Ito yung blue bar. Kung mapapansin nyo, anong ang ulo niya may puti-puti na nagba-brown, tatakyan ng Tony Vega. Kasi ito naka-cross kay Lucky Sire at kay Gamora. So, anak ni Gamora ito. Ito naman ang kapatid niya. Ipareha silang hen. So, anak din na Gamora, napakalakas na ibon. At naka-cross kay Lucky Sire, Tony Vega yon. And finally, I think ito. Nasaan na siya? Ito. Ito, hindi lalaban. Dito lang to sa loft. Kikip natin kasi galing ito sa ating tropa na nag-champion dito sa Lonion. Last, yung latest na vlog ko, si Bro Larry Villanueva. Pero pinagro-ronda ko na rin dito dahil gusto ko, mga ibon ko, lahat ng breeder ko, kumare, ay marunong lumipad. Ayan. So, ito siya. So, mga kakwento, samahan nyo ako. Paliparin natin mga ibon natin. No? Then later on, pakita ko sa inyo na natutunan na nila na bumalik. Actually, mga kakwento, umpisahan ko lang sila na porondahin nung araw ng kalayaan. Kasi nga, halos 2 months sila na nakabartolina dahil bawal na makakita sila ng liwanag o ng view dahil dadali sana sila sa EDL-OLR. So, medyo mahina pa silang rumonda, but at least, rumoronda na sila. Okay, ready na kayo mga kwento? Okay. Okay, mga kwento, hindi ko pinipilit na kalabasin yung ilan. Ang strategy ko ngayon sa karera nito, walang persahan. Ayan sila, oh. Ayan sila, mga kakwento. Kung sino yung aktibo, pinagbibigyan natin yon. Kung sino yung medyo nag-uumpisa pa lang, yung hinahinay ang discarte, okay lang yon. Huwag natin silang persahan. Okay, mga kakwento, mamaya, balikan nyo ako. Samahan nyo ako ulit. Papapasukin natin sila, pakita ko sa inyo yung trapping nila. Okay, let's go back sa ating kwentuhan, mga kakwento. So, ulitin ko lang, minadali ko masyado kanina. Balik tayo sa active racing.
dahil sa naudlot na EDLOLR, twice tayo nagbreed, pero sinamang palad tayo na hindi matutuloy yung karera. So wala tayong choice kundi ilipad uli yung mga ibon natin. And at this time, we will try to break yung nagawa ni Gamora, yung ating record ng loaf, yung loaf na San Felipe loaf. At this time, lilipad tayo ng 650 kilometers. Allen Samar to La Union. At lalaro tayo sa isang matapang na club ng La Union, ang Loop C, sa pamumuno ni President Prodi. So shout out sa lahat ng mga tropa na tumulong para matuloy yung aking EDLOLR. Pero sabi ko nga, hindi tayo sinuwerte. Shout out sa aking kaibigan na si Bro Rodante de la Paz. Masusubukan ko ng bloodline natin. Ang Vicente Ngoline. Shout out kay Eric Lane, ang ating tropa sa Pampanga. Shout out sa ating tropa Alvin Dumo and Kuya Jimmy de la Vega. Sa ating mga tropa na patuloy na tumutulong, sumusubaybay sa atin, Bro Mark Sampaga, Bro Jay, maraming salamat Bro Carlos, maraming salamat sa lahat ng tumututok sa ating YouTube channel. So ngayon naman papakita ko sa inyo yung pagpapasok ng mga ibon natin. Ayan sila, medyo kalat-kalat pa silang rumoronda. This is a challenge dahil matagal tayo na hindi nag-training ng ibon. Sana gaya rin nung nakaraang season, maging disiplinado rin sila. So bago tayo pumasok sa opisina, papasukin natin ang mga ibon natin, mga kakwento.